Sa kasalukuyan ay nakahanap na ang mga siyentipiko ng mahigit 5,000 exoplanets na may hahalin tulad daw sa Earth. At nasa 100 dito ay nasa loob mismo ng Goldilocks Zone. Kapag sinabing Goldilocks Zone, hindi ito tinapayan na. Ito ay habitable zone. Pwesto ito ng isang planeta na may tamang temperatura gaya ng sa Earth. Hindi sobrang lamig at hindi sobrang init, except sa Pilipinas. Ang ating teknolohiya ay masasabi nating hindi pa ganun ka-high-tech para mahanap ang ibang nabubuhay sa kalawakan kung meron man. Pero dahil sa artificial intelligence calculation, ay kayang-kaya na nating ma-imagine ang posibleng itsura ng mga nilalang sa ibang planeta base sa mga datos na meron tayo ngayon. At dahil sa mga datang ito, ay malalaman natin kung kaya bang mabuhay ng tao sa labas ng Earth. Bagong Earth na natuklasan ng mga scientist, yan ang ating aalamin. Ang mga siyentipiko ay nakapagtala ng napakaraming planeta na gaya ng Earth. At ipapakilala ko sa inyo ang dalawa sa kanila. Marahil ay kailangan natin ng part 2 hanggang part 10 para matalakay ang lahat ng ito. Pero ngayon ay siguraduhin yung tapusin itong video dahil nasa dulo ang ikakagulat nyo. Unahin natin ang Kepler-452b. Isa ito sa mga kauna-unahang nadiskubring planeta na tinawag na Second Earth. Matatagpuan ito sa constellation ng Cygnus na may layong 1,400 light years. Sa madaling sabi, sobrang layo nito, napaka-imposible itong mapuntahan sa kasalukuyang teknolohiya na meron tayo ngayon. Ang orbit ng Kepler-452b ay located sa habitable zone na kanyang star na 20% brighter kumpara sa ating araw. Ang isang taon dito ay 385 days, halos kaparehas lang sa atin na 365 and 1/4 days. Nangangahulugan lamang na malaki ang chance ang may nabubuhay dito dahil ang tubig ang pangunahing bagay na kailangan para mabuhay ang anumang nilalang, malaki man o maliit. Ang pinagkaiba lang nila ay ang kanilang sukat. Ang Kepler-452b ay 60% larger than Earth. Ibig sabihin yan, doble ang gravity nito kumpara sa atin. Yung bigat ng katawan mong laging nakahilata, yang ganyan, doblehin mo yan. May chance rin may nabubuhay na halaman dito, pero inaasahang gumagapang lang sila sa sahig dahil sa lakas ng gravity dito. Inaasahang mag-a-adapt ang mga halamang ito at magkakaroon ng mga magagaang buto na siyang tatangay ng hangin para kumalat at magparami. Ang artificial intelligence calculation ay sinasabi na kung mayroon mang nabubuhay na nilalang dito, ay malaki ang tsansa na kamukha ang isa sa kanila ng isang stingray o pagi kung tawagin sa Tagalog. Sa inyong lugar, anong tawag sa stingray? I-comment nyo sa baba kasama ang lugar nyo para naman malaman natin ang iba't ibang tawag sa pagi. Ang mga nilalang na ito sa Kepler-452b ay para daw pagi na lumilipad at hindi na bumababa sa lupa. Ang mga ito ay mga herbivores at ang paborito nilang kainin ay mga buto ng halaman na nagpapalutang-lutang sa ere. Posible rin ang pagkakaroon ng kakaibang insekto gaya nito para itong salagubang na nagpapalutang-lutang sa ere at nag-aabang ng mabibiktima. Umaatake sila ng sama-sama. Kapag nakita na nila ang kanilang target, ay nagre-release sila ng carbon mula sa kanilang katawan. At ito ang magtutulak sa kanila ng napakabilis, singbilis ng kidlat. Inihahalin tulad ito sa mga falcon, na kapag nakita ang kanyang prey ay nagda-dive ito ng napakabilis, yung bilis na hindi na makakapag-isip pa ang kanyang target na tumakas. Pero mas mabilis pa rin ang mga insekto sa Kepler-452b, dahil doble ang bilis ng free fall speed dito, bunga ng kanyang gravity. Dahil din sa kanilang mga galamay na may hook na binabaon sa balat ng kanilang target ay mahihirapan ang kanilang mga target na makawala. Ang mga insektong ito ang magiging pangunahing kaaway ng mga stingray sa planetang ito. At habang nakakakain sila ng sapat ay mas lalaki ang carbon nila sa kanilang katawan. Patuloy itong lalaki at maghahanap naman ng kasunod na biktima. Hindi lang ang mga insektong ito ang magiging banta para sa mga stingray dito, kung hindi, pati na rin ang gravity mismo. Ang mga babaeng stingray ay dapat lumapag sa lupa kapag mangingitlog na. Pagkatapos mangitlog ng mga ito, ay wala na silang lakas para lumipad ulit at taantayin na lang nila ang kanilang katapusan. Kapag napisa na ang mga itlog na ito,
ay nagaantay naman sa kanila ang napakadelikadong cliff o talampas na kailangan nilang talunin para masimulan ang kanilang buhay. Kailangan nilang tumalon bago pa sila magulungan ng ibang nilalang na nais silang kainin. Dahil nga sa malakas ang gravity dito, ay malaki ang tsansa na ang ilan sa mga nilalang dito ay gumugulong at dinadaganan ang kanilang prey para hulihin. Ang pangalawang Earth na ito ay dihamak na mas delikado kumpara sa Earth na ating nakasanayan. Pero paano naman ang mga tao kung dadali natin dito ang mga astronaut natin? Ang dobling pwersa ng gravity ay magdudulot ng stress sa ating mga puso. Mahihirapan ang ating puso dahil maaalala mong hindi ka pinili. Mas mahihirapan ang ating puso dahil mas mabigat ang dugo na pinapump niya ng walang tigil. Magiging doble ang ating blood pressure at tataas ang tsansa ng heart attack. Pero ang nakakagulat na pag-aaral ng mga siyentipiko ay iba raw ang eksena sa atmosphere nito. Mas mahina ang pressure at mas maganda ang temperatura na tamang-tama para sa tao. Kaya raw makasurvive ng mga astronaut kapag nagtalo sila ng floating cities. Hindi na bago ang idea ng mga floating cities. Sa katunayan, una itong naisip sa planetang Venus, kung saan kaya raw tumira ng mga siyentipiko sa Venus na napakainit basta mananatili silang nakalutang sa himpapawid. Napakaraming benepisyo raw kung magtatagumpay ang mga floating cities na ito. Gaya na lang sa Venus, maiiwasan nito ang pagkaubos ng tao dahil ang Earth ay may hangganan. Wala talagang forever. Kapag nagawa na raw ng mga siyentipiko ang mga floating cities, ay kaya na raw nilang tumira sa Venus at sa mga planetang nasa habitable zone. Ikalawa naman sa listahan ng mga Earth-like planets ang Gliese 667cc. 22 light years lang ang distansya nito mula sa atin na matatagpuan sa constellation ng Scorpius. Ito ay 1.5 na mas malaki sa Earth at umiikot sa triple star system. Ibig sabihin ay 3 star ang iniikutan nito. Ito ay tidally locked sa kanyang star. Isang side lang ang laging nakaharap sa araw at ang isang side naman ay laging gabi. Ang isang bahagi nito ay nagmistulang napakainit na disyerto at ang kabilang side naman ay nagiyelo at madilim na bahagi. Pero kinonsider pa rin ito ng mga siyentipiko bilang Earth-like planet dahil sa pagitan ng lugar nito kung saan naghahati ang araw at ang gabi, parang bukang liwayway sa atin. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng University of Puerto Rico, ay may tamang temperatura ang gitna nito at napakalaki ng tsansa na may tubig na kaparehas ng sa atin. Sa bahaging ito rin daw ay napakalaki ng tsansa na may nabubuhay na bakterya o baka mga nakapag-evolve na nilalang. Sinabi nilang ito raw ay full of life. Malaki raw ang tsansa na hindi lang isang nilalang ang nabubuhay dito kung hindi napakarami. Ayon sa artificial intelligence ay may tsansang nabubuhay dito ang mga pentapods gaya nito. Para itong isang malaking bulaklak na may mga galamay na gaya ng sagagamba. Binubugan nito ang kanyang mga supling pataas para magsikalat sa hangin. Ang mga pentapods na ito ay sikat na ngayon dahil malaki raw ang tsansa na mayroong ganito sa iba't ibang planeta na may sapat na temperatura gaya ng mga Earth-like planets. Nangihinayang lang ang mga researchers dahil batid nilang hindi sapat ang teknolohiya para mapatunayan ang kanilang claim. Napakarami pang ganitong mga nilalang at mga kakaibang bagay sa ibang planeta at ipapalabas natin yan sa next video. Kung nabitin ka, ay ako rin bitin. Pero sure naman na magkikita-kita tayo next week. At dahil umabot ka dito sa dulo ng video, ay deserve mong kumita kahit nasa bahay lang. Ito ang Diamond Game. Kapag sinurch nyo ito sa YouTube, ay talagang mga kilalang tao ang gumagamit nito. Gaya nila Tito Vince, Rob Moya, Tony Fowler, Mikmik at iba pang mga YouTubers. Napakaraming tao na ang kumita sa app na ito dahil talagang napakadali lang manalo. Paano mag-register? I-click lang ang link na nasa description o pinned comment. After ma-download ay i-click lang ang register. Ilagay ang mobile number, password. Click send para makareceive ng OTP at ilagay sa box na ito. And last, click confirm. Ganun lang kadali at may account ka na. May daily bonus pa, halimbawa itong lucky code. Join lang sa group para laging updated sa lucky codes at manalo ng free coins. Hindi lang sa paglalaro, pwedeng kumita. Pwede ka rin maging agent dito at kumita ng more than 200,000 pesos. Sa unang cash-in mo pa lang ay may free coins ka na agad na pwede mong palaguin. Subukan nating mag-cash-in ng 200 at maglaro. Konting antay lang at diretso na ito sa wallet natin.
Fast forward tayo. Ang 740 ko kanina ay 4,900 plus na. Wow! Congratulations! Ngayon mag-withdraw tayo. Click lang ang icon na ito. Ilagay natin 3,500 at click withdraw. Make sure na tama ang GCash number at click lang ang yes. Ganun lang kadali. Kaya ano pang hinihintay mo? Download na!